kamusta at maligayang pagbabalik sa ating channel. This is MangAnime and for today's video ay sisimulan na nating i-review ang chapter 337 ng final arc of Black Clover. Sa episode na ito ay malalaman natin na hindi pa pala patay si ASTA at nagawa siyang iligtas ng isang lalaki. Makikita din natin na napunta si ASTA sa lugar kung saan totoong nakatira si Yami, kaya naman hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Bago natin simulan nito ay siguraduhin mo muna ang nakalike ka sa ating video, kaibigan, at sisimulan na natin kung saan huling eksena ay gustong patayin ni Lucius at Yuno ang isa't isa sa kanilang darating na sagupaan. Makikita natin sa unang pahina ng chapter ay hindi pa rin nagbabago ang base ng Black Bulls sapagkat nagkakagulo pa rin ang mga member nito. Kaya naman sinabi ni Gray na tumahimik raw sila sapagkat naroon na raw si Vice Captain Natch, ngunit naging tugon naman ni Mag na ay tumahimik raw ito sapagkat isang disgrace daw sa Black Bulls ang busy kapitan na si Natch. Sinabi ni Natch na makinig nga daw ang mga ito sa kanya sapagkat si ASTA nga raw ay namatay sa isang labanan. At doon ay piniliwanag niya na sobrang sugatan daw si ASTA at nabura sa pamamagitan ng isang spatial magic. Kaya mas magandang araw na i-assume na si ASTA ay patay na. Kaya naman noong marinig ito ng mga member ng Black Bulls ay makikita sa kanilang muka ang pagkagulat. Subalit naging tugon naman ni Magna ay kung mamamatay na lamang ng ganoon si ASTA ay hindi niya raw ito mapapatawad kailanpaman. Tugon naman ni Nas ay kung anuman ang kanilang nararamdaman ay ang katotohanan ay katotohanan. Ngunit para daw sa kanya ay kung ito man ang katotohanan ay hindi pa rin siya naniniwala na patay na ang ating bida maliban lamang kung makikita nito ang bangkay ni ASTA. Kaya naman pangiting wika ni Magna Senpai ay yun daw ang unang pagkakataon na magkakasundo sila sa isang desisyon. At doon ay makikita natin sa mukha ng ating mga bida ang paniniwala na si ASTA ay hindi maaaring mamatay na lamang ng ganoon. Kaya naman napagdesisyon na ng lahat na kanilang aanapin ang ating bida na si ASTA. So makikita natin dito mga kaibigan na malaki talaga ang tiwala nila kay ASTA dahil base na lang din sa mga nakaraang laban nito na hindi talaga basa-basa sumusuko si ASTA sa lahat ng hirap na kanilang hinarap. At sa sumunod na eksena ay pinakita na si ASTA ay napamulat ang mata sa isang lugar na maaaring tirahan ng isang samurai. Kaya naman nung marinig niya ang pinto na bumukas sa kanyang likuran ay napansin niya ang isang maliit na babae at tila ba ay napagkamalan niya pa itong si Charmy. At sa ilang sandali ay naglabas ng tsaa ang batang iyon sa kanyang bibig at makikitang si ASTA ay nagulat sa kanyang nakita. Sa pagkakataong ding iyon ay biglang tumawa ang isang lalaki sa kanyang likuran at sinabi nito na isang manika iyon na taga-serve ng tsaa at tinanong niya din si ASTA kung kamusta na raw ang pakiramdam nito. Kaya naman doon din ay nagulat si ASTA sapagkat sino raw ba ito at paano raw nalaman ang kanyang pangalan. Bigla niya ding napansin na gumaling na ang kanyang sugat sa dibdib at paano raw nangyari iyon dahil si Mimosa lang daw ang may kakayahang pagalingan ng ganong klase ng sugat. Tugon naman ng lalaki ay pinagaling daw ito ng kanyang kaibigan at bigla na naman nagtanong si ASTA kung nasaan daw ang kanyang kasama na isang maliit na kulay itim na nilalang. At naging tugon naman ng lalaki ay kung ang ibig sabihin daw ni ASTA ay ang devil na kanyang kasama ay sa mga oras na iyon ay pinapagaling na raw ito ng kanyang kasamahan. Napaisip naman doon si ASTA habang umiinom ng tsa dahil may alam din daw pala ang lalaki sa mga devils at hindi naman din daw masama ang kinan nilalabas nito. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay tinanong niya ang lalaki kung sino raw ba ito at kilala raw ba nito si Charmy Paisen. Tugon ng lalaki ay hindi pa niya nakikilala ito ngunit kilala niya raw si Captain Yami simula noong bata pa lamang sila. At doon ay sobrang kinagulat ni ASTA ang kanyang narinig at na-realize niya na parehas nga ng kasi Captain Yami at ang lalaki na kanyang kaharap. Wika ng lalaki ay kilala niya raw si Yami ngunit ang huling pagkikita nila ay noong 13 taong gulang pa lamang silang dalawa. At doon ay kinuwento ng lalaki na si Yami nga raw ay takot sa mga insekto at kung papakitaan mo ito ay sadyang namumutla nga raw ang mukha ni Captain Yami. Kaya naman nung marinig ito ni ASTA ay sadyang nagulat ito dahil bata pa lamang pala si Yami ay ganoon na raw pala talaga ito. Ngunit biglang nitong naalala na masyado na siyang nalilibang sa pakikipag-usap sa lalaki kaya naman nagpasalamat na ito at kahit hindi niya raw alam kung nasaan man siya ay kailangan niya raw niyang bumalik sa Clover Kingdom. Tugon naman ng lalaki ay hindi raw kailangan magmadali ni ASTA dahil wala pa raw ito sa kanyang tamang kondisyon at naiintindihan niya raw ang nararamdaman nito. Dahil nasaktan daw talaga si ASTA sa kanyang mga nasaksihan sapagkat muntik na siyang mapatay ng taong sobrang niyang mahal at ang isa naman ay sobrang niyang hinahangaan. Kaya naman doon din ay napatanong si ASTA kung paano ito nalaman ng lalaki at naging tugon naman ng lalaki ay makikita niya raw ang anumang bagay na gusto niyang makita. At maliban daw roon ay sinasabi rin daw ng kanyang mga mata na kung babalik daw si ASTA sa pagkakataong iyon ay sigurado raw siya na matatalo lamang siyang muli. Dagdag pa ng lalaki ay kahit gustoin raw ni ASTA na bumalik ay hindi naman raw magagawa nito dahil kulang daw ang kanyang
kapangyarihan. Maya-maya lamang ay gumalaw na ang babae na nasa kanilang tabi at biglang binuksan nito ang isang pinto o bintana at doon ay biglang pinakita ang lugar na kung saan nasaan sila at ito nga ang Land of the Sun na sobrang malayo sa Clover Kingdom. At sa mga oras ding iyon ay nagpakilala na din ang lalaki na siya nga daw si ryuudo ryuura, ang shogun ng bansa na iyon at sinabi nito na dahil naroon na rin naman daw siya sa kanilang bansa ay pagkakataon na iyon na siya ay magpalakas at makikita natin sa mukha ng ating bida ang pagkagulat sa kanyang mga nalaman. Ano kaya ang kapangyarihan ng taong nagligtas kay Asta? Bakit tila ba ay nakikita nito ang inaharap na parang advanced observation haki ng One Piece? Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang mag-follow upang updated ka sa mga susunod pa nating episode. Bago tayo matapos ay shoutout sessions muna tayo.